Hello mga momchi! Welcome back to my YouTube channel. In this video, magbibigay ako sa inyo ng kunting kaalaman or kunting tulong na alam ko makatulong sa atin habang tayo ay breastfeeding ng mga mommies na mga pagkain na hindi natin dapat kainin habang tayo ay breastfeeding at mga pagkain dapat kainin. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe at bago ka pa lang dito sa channel na ito, please subscribe, like, and share, and comment down below at pakipindot na rin ang bell button para updated ka at ma-notify ka sa mga bago kong video. Okay, mga momshi, number one, para sa mga pagkain hindi dapat kainin habang tayo ay breastfeeding. Ano ba ito? Ang pagkaing matatamis at mga inuming matatamis, talagang bawal talaga ito sa atin mga momshi. Dahil ito ay maaari magdulot ng problema sa kanyang cognitive development at learning at pwede ding dahilan ng magiging obese ng isang baby at magkaroon din siya ng diabetes, at fatty liver at sakit sa puso. Mga momshi, so kung pwede naman natin iwasan ang mga ito, iwasan muna natin habang tayo ay nagpapasuso. Kasi simple lang naman ito eh. So after na lang siguro natin na makapagpasuso sa baby, pwede naman natin gawin to. And then number two, yung mga maaasim na prutas at yung mga inumin din na maaasim. Pwede din naman ito, yung mga maaasim na prutas at maaasim na inumin, kung hindi siya sobra, basta kunti lang talaga, wag lang natin sobrahan at lagian sa pag-inom or sa pagkain. Kasi di talaga magiging masama kung kunti lang sa atin na nagpapasuso ng mga mami. Dahil ang sobra, kapag sobra sa pag-inom at pagkain ng maasin, makasama naman to at makadulot ng reaction sa sensitive na chan ni baby. At ganun din yung mga pinyang, yun, maasin din yun. So, pwede yun magdulot sa kanya ng parang maghilab yung chan niya at magkaroon ng gas yung chan niya, ganun. Tapos, magbabago din yung lasa ng gatas niya. Number three, yung mga pagkain ng mga maaanghang, ayun, mga spicy food, ganun. So, hindi pwede yan sa atin ng mga mami na naman na nagpapa-breastfeed. Dapat iwasan ng nagpapasusong nanay ang pagkaing maanghang dahil magdudulot din ito ng kabag, gas, at pagtatae at rashes. Magkakaroon ng mga ganun yung baby kapag hindi natin to iwasan. Ganun din yung mga bawang at para makapagbabago din siya ng lasa at amoy sa gatas ni baby. Number 4, yung pag-inom natin ng alcohol. Siguro mga momshi, alam din naman natin na sa umpisa pa lang din, bawal talaga sa atin to kahit na nga yung nagbubuntis pa lang tayo. Pero, pwede na naman uminom kasi ang pag-inom nito, maka-apekto din ito ng sleep pattern ni baby. Makakasama din sa early development niya. Pero kung halimbawa sa occasion makapa-iinom ka, pwede din naman yun. Pero dapat palipasin mo muna yung 2 oras bago ka ulit sa kanya magpa-suso para at least mawala or maiwiwi mo na yung alcohol na nainom mo. Number 5, mga chocolate. Yan, ito talaga yun. Yung mga chocolate na mga ito. Nako. So, sa mga mami na mahilig sa chocolate tsaka sa kape, syempre, hindi talaga natin yan maiwasan ang pag-inom ng kape. So, parang hindi din ito makakadulot at makakabuti sa baby. Kasi nagtataglay ito ng caffeine na maaaring mapunta sa gatas ng ina. So, magiging dahilan din ito na hindi siya makatulog ng maayos. At parang hindi siya makakatulog. Yung parang, halimbawa, parang may kabag siya, parang ganun. So parang pariho lang din dun sa number 3. Number 6 na tayo. Yung mga pamintang pagkain na ay mga pamintang meron ganun. Tapos yung parang mga pagkain na nilalagay lang na panlasa, yung parsley, yun. Kailangan iwasan din natin 'to kasi mga lang naman 'to eh, mga
pampalasa sa ating mga pagkain, yun, pwede din natin yun iwasan kasi hindi talaga pwede sa mga nanay na breastfeeding kasi magkaka-apekto din ito sa lasa ng agatas ni baby. Yung mga mamshi, yung mga sibuyas dyan, repolyo, cauliflower, tsaka yung broccoli, hindi din yun pwede sa atin ng mga breastfeeding mommy. Kasi, ganun din yun ang effect nun kay baby para magkaroon siya ng kabag or gas sa kapag nag-ready na siya sa atin kasi parang kakabagan din siya, ganun. Mapunta naman tayo sa mga pagkain na dapat kainin ng breastfeeding mom. So, ito na pwede natin kainin. Masarap na talaga to kasi pwede natin kainin to. Number one, oatmeal. Hindi lang maganda sa digestion ng baby, nagpapalakas ito ng supply ng gatas sa nanay. Syempre, pag alam na natin, kapag kumain tayo ng ganito, sigurado na yung gatas natin talagang dadagdag siya kasi ito talaga maganda para sa atin ng mga nanay na nagpapa-breastfeed kasi isa talaga siya sa number one na unang-una na nagpapa-ayos ng digestion ni baby. And then number two, salmon. Naku, Diyos ko, Day. Salmon, favorite ko talaga to. Hindi lang siya sa full of nutrients, kundi omega-3 fatty acid din siya. So, nagpapalakas ng supply ng gatas at nagpapaganda ng quality nito. So, alam na mga mamshi, mamayang gabi yung ulam nyo, salmon. De, joke lang. Pero kung gusto nyo ng salmon, de, sige go. Ayun, so, maganda talaga yon. And then number three, spinach. Kasi, ito yung spinach, hindi ko talaga alam to na kung ano talaga to sa, kasi Bisaya kami. So, hindi ko alam na ang spinach kasi sa amin, parang kulitis lang siya. So, ang dito pala sa Manila, ang tawag pala sa kanya is spinach social. Nung nalaman ko na pwede pala to siya sa mga nanay na nagpapa-breastfeed, ayun, inaaraw-araw na ganun para at least dumami yung supply ng gatas ko. Kasi makakadagdag din siya mga mamshi, meron siyang folic acid, iron at calcium. Number 4, carrots. So, sa atin naman na mga mamshi, na mga mamis, alam naman natin yung carrots na kahit saan lang pwede ilagay sa ulam, sa pansit, or sa ano pa man dyan, lagi natin ito pinapakain. Pwede nga ito, di ba, pwede naman siyang gawing kainin lang, kahit na pagbalat mo pwedeng kainin or pwedeng shake, ganun. Kasi meron siyang vitamin A. Nakakatulong din siya sa eye development ni baby at production ng gatas ng ina. So, iyon. Mas maganda din yung carrots, mga mamshi. And then number 5, dairy products. So, ano ba yung mga dairy products na pwede natin kainin? Meron keso, tapos yogurt, itlog, meron pa. Kasi yung brown rice, ayun, kasi source ng ano yan, ng protein at calcium. Nakatulong din siya sa development ng bones ni baby. Ayun, so marami talaga yung pwede tayong mapagpilian dyan sa mga dairy products na yan na pwede natin kainin ng mga mamshi na breastfeeding. So, ayun. Ayun, yun lang mga mamshi, ang alam ko lang na mga pwede at hindi pwede kainin. Ito mga mamshi ha, ito ang mga iba, na-research ko din naman siya kung ano pa yung, syempre kasi first mom din ako na hindi ko din alam kung ano yung pwede at hindi pwede na kainin para hindi mawala yung gatas ko, ganun. So, ang ginawa ko, nag-research na lang ako or nagtanong-tanong kasi marami din ang sabi sa akin na ito yung bawal, ito yung hindi pwede kainin, ito yung pwede kainin, ganun. Tapos, yun din naman, yung mga iba dyan, kinakain ko na din yan. Tapos, syempre, may katigasan din ang ulo ko. Minsan, hindi ko kaya kainin yung mga iba dyan. Kaya, hindi ko nakakain. Hindi ko sinasabi itong mga mamshi na alam ko talaga itong mga ganito, gawin nyo itong mga ganito. Kasi, sinabi ko, hindi. Ang sa akin lang is, ang sinasabi ko lang dito is kung ano yung kinakain ko at hindi ko kinakain habang ako ay nagpapa-breastfeed. Ayun. Tapos, yan lang mga mamshi, kung meron kayong idadagdag at na hindi ko nasabi dito na
mga pagkain na hindi at pwede para sa atin ng mga mamshi, mag-comment na lang kayo sa baba para at least alam ko rin kung ano pa yung kunang at kung ano pa yung pwede kong kainin din ng mami. At yun lang. At sa muli, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe, like, and share. At click the bell button para updated ka sa mga bago kong videos. Bye-bye! God bless!